laman ang mga anghel, kaya't may di magdinig, pagkat lagi magdinig ang liwanag niya sa sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong personal intention, para sa inyong family, para sa inyong karamdaman. May God heal your sickness and so the sickness sa inyong member ng inyong family. At ngayon po ay pagunita kay San Francisco Javier Pari. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagtiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging inyo. Ipakalob mong maging kayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit sa maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero.
Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay, iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang, kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao ay sa hublang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawaya ang kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw, nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak,
ang yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di narinig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangat din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Opo, magpakilala sa inyo muna po. Ako ay si Father Quinn. Mukhang Pinoy, pero taga Vietnam. Opo, ha? Kasi maraming hindi kilala sa akin. Bakit yan ang wika ay ganyan? Kaya magpakilala lagi. And gusto kong magtanong sa inyo, masaya ba po kayo? Masabik ba kayo sa Pasko ngayon? Totoo ba? Okay. Maliwala ako sa inyo. Totoo po. Ang Pilipino, ito po ang masaya, masayang bayan. Pilipino. Diba? Opo. Kahit hindi pa Pasko, pero parang Pasko na. Kahit saan, kahit sa SM, kahit sa daan, kahit sa school, kahit saan po. Diba? And may, ano, kanta yan. Okay. Karuning. Diba? So, kaya masa. Bakit po? Gusto kong tanong, bakit kayo ang napaka o pinaka masayang bayan? Bakit po? Kasi mayaman ba? Laging-lagi lahat kayo ay mayaman. Diba? Kaya masaya. Totoo ba? Opo, mayaman kayo naman. Pero ang totoo po, masaya kayo kasi dito Kristiyano bayan. Kasi kayo ang nakakakilala ng Diyos. Kayo ay ang sumasampalataya kayo sa Diyos. Di ba? Kaya kayo ay masaya. And sinabi ni Jesus, hindi sinabi po. And sa oras ding iyon, ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo si Jesus. Di ba? Gusto kong sabi, ang galak ay galing sa Espiritu. Diba? Kayo tayo po, tumatanggap tayo ng Espiritu Santo kapag tayo binibinyagan. Diba? And ang bunga ng Espiritu ay galak, pag-ibig, kapayapaan, marami pa, kalimutan ko na. Diba? And kaya po, so, nakilala kayo ng Diyos. Kaya, natatakpuan ninyo ang kahulugan ng buhay sa Diyos. Kasi, pinahayag sa atin ang Diyos mismo. Diba? Kaya, natatakpuan natin ang pag-asa sa Diyos. Kaya ang dahilan ng buhay natin ay sa Diyos. Ang kahulugan ng buhay sa Diyos. Malinaw ba po? Naiintindihan ninyo ba ako?
Kung hindi po, ulitin ko hanggang magsawa kayo sa akin. So, tanong ulit, ano ang dahilan ng buhay ninyo kung hindi ang Diyos? Ano ang kahulugan ng buhay ninyo kung hindi ang Diyos po? Ano o sino o saan? Diba? Baka kung hindi ang Diyos ay ang pera. Diba? Maraming tao po ang buhay dito para pera lang. Yan ang hinahanap natin. Pero totoo ang pera ay hindi dahilan ng buhay natin. Kasi hindi satisfied. Never enough. Totoo po. Minsan may tubo, minsan mawala. Diba? O ganda. I mean, is maraming, diba, oras para make up. Pero mamawala din. O sa mga kabataan, mga bata dito, di ba? May magandang bata ito. Sino ang dahilan ng buhay ninyo? Baka yoga, di ba? Bata pa. Marami siya. Minamahal, ikaw ang dahilan ng buhay ko. Ikaw ang kahulugan ng buhay ko. Hindi ko kaya kung mawawala ka sa piling ko. Diba? Kung walang ka, makamatay ako. Hindi kaya mag-isa sa mundo. Pero sayang, bukas makita ninyo, meron siya ang iba. Diba? Kawawa yan. Kaya gusto kong tanong sa inyo, sino po, ano ang dahilan? Sinabi ni Jesus, mapalad kayo kasi ipinahayag sa inyo, di ba? Pero inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito. Diba? Ang bagay na ito, ang bagay po ang Diyos mismo, ang pakilala ng Diyos. Ang Diyos mismo. Diba? So, pwede conclude, pwede end dito po. So, mabuhay tayo, karapat dap. Opo, mabuhay dito tayo, masaya, nang karapat dapat bilang anak ng Diyos. Diba? Mabuhay at mabuhay tayo ng karapat dapat nakakilala tayo bilang nakakilala tayo ng Diyos. Diba? Okay ba po? So, live happy life and live worthy as a children, as the son, the daughter of God. And how to live worthy, alam ninyo. Diba? And live happy life. Okay? Malinaw ba po? Naintindihan ninyo ba? Natutulog na, diba? Nagutom kasi. Tanghalian na. Okay, maraming salamat po. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. So
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa. Dahil sa kanyang masithing hangat na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa inyo kaisa ng kapwa-tao. Sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa inyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugon mo upang matupad ang inyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap. Upang mapakisamahan niya kaming matapat, siya'y naging hindi na iba sa amin. Upang maitampok niya kami sa inyong piling, sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong banaang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinakhati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluzin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na magkasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaranga mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng paranga at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Yesu na Panginoon natin at Diyos, ibahayag natin ng lakas loob. Namin kami at ya sa larang masama pakurban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa larang kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala, pakaruban mo kami ng kapayapaan, at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Amen.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin. Ang pag-ibig na maalap, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay maligtas upang sa pagtugon namin sa inyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang Dambana, simula po ngayong Disyembre ay nagkaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ikalabindalwa ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ikatlo ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula ngayong Disyembre. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoyon Ting and the Drivers Band kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosesis ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikaapat, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arch entrance ang mga sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.